Sup mga kapadyak, ako po ulit yung Nurse Bible on Duty. Sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano i-assemble at i-disassemble ang aking heroic folding bike na rover. Sasamahan tayo ng ating kaibigan na si RJ ng RJ Works. Kaya kung gusto niyo mapanood kung paano itamang pag-assemble at disassemble ng heroic folding bike, panoorin niyo ang video na to. Ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag ka nang mahiya, pindutin mo ng subscribe button. At para ma-update ka sa mga bagong video na i-upload ko, pindutin mo na rin ang notification bell. Okay? Shout out muna tayo kay Angelo Angeles. Napapanood ko po pala YouTube video nyo. Very helpful po. Thank you. Thank you rin sa'yo, Angelo Angeles. Shout out sa'yo. Ride safe. At shoutout din kay Harold Garcera. Ayos sir, plus one sub, straight to the point ng pagpapaliwanag. Gagalingan pa natin sa susunod, salamat sa pagsuporta. Harold Garcera. Yan, nakasama natin yan sa Aeroic Folding Bike Bikers Philippines. Okay. Pa-shoutout din kay Isaac Charles de Guzman. Ayan, kumusta sa'yo Brad? Tuloy lang natin yung ating pagbablog. Good job. At syempre, pa-shoutout din kay Brad Junerick Publico. Shoutout sa'yo, Brad. Ride safe. Shoutout din sa ating kasama sa vlogging, si Makaba TV. Makaba TV, shoutout sa'yo. Subscribe niyo sa kanya, Makaba TV. Yan po yung ilan sa ating mga subscriber na nagpapa-shoutout. Salamat sa pagsuporta. Tuloy na tayo sa video. Start na po tayo sa ating bike overhaul. Una po natin gagawin is kakalasin po muna natin bawat isa ng fuel pump. Mag-start po tayo sa ating chain. Ayan, gagamit po tayo ng chain cutter. Ayan, kadalasan po merong tinatawag na link or palatandaan. Pero sa ano na to, stuck po po siya, so wala siyang link. Andalin natin siya ngayon. Ayan, sa mga hindi po pamilyar sa paggamit, ganda po siya gamitin. Ayan. Lagay nyo lang po yung chain sa pagitan. Ayan. Kailangan po naka-diin ng maayos. Ayan. Tapos ipupush nyo po siya ng dahan-dahan. Huwag nyo po isasagad ng todo kasi matatanggal po yung pinaka pin nung chain niya. Tatansyahin niyo lang po siya. Chain cutter. Ayan guys. Ayan. Yun po. Yung way nung pagtanggal niya. Sunod po natin yung RD. Tingnan po natin yung mga bagong tools na binili ni Boss Arnel. Kabigit. 9mm socket. Sige. Kung wala po kayong socket wrench, meron po yung 9mm na wrench. Once na maluwag na po siya, ayan, atakin lang po natin yung cable. Tapos kuha po tayo ng 5mm Allen wrench para matanggal po natin yung RD. Ayan guys, natanggal na po yung RD natin tsaka yung chain. Dito lang po tayo sa crank. Kailangan po natin ng 8mm Allen wrench, crank remover. Bottom bracket remover. Mag-start po tayo sa crank bolt. Yan yung crank bolt. Sabi ko tawag dito crank bolt.
8mm po na alin ang tools na kanyang ginagamit. After po niyan, matanggal natin yung crank ball. Dito naman po tayo sa crank arm. Gamitin po natin ang crank remover. Inisin po muna natin yung thread. Bigyan po natin ng oil. Ano oil yan? Cooking oil. Saka po natin gamitin yung tools. Yan. Yan, pwede natin gamitin yung adjustable wrench. Yan, after nyo pong mahigpitan tong una nating pinaso, dito naman po tayo sa puller niya mismo. Sisikipan. Yan, sikipan po natin para matanggal po natin ng crank. Pag masikip na po siya, yan. Pitan po natin yung pangalawang tools para ang spare taper yan, di ba? Mamaya makikita naman natin pagkabit ng ano, Halotech na ano. Ano po, natanggal na. Spare taper pala yan. Yan, same way lang po kung paano siya tanggalin, katulad sa kabila. Kailangan po natin ng puller at 15mm. Okay, sa bottom bracket naman po tayo. Yan mga kapadyak, yung bottom bracket po natin na stock is square taper po. Nakikita nyo po, square po yan, kaya tinawag siyang square taper. Yan, tatanggalin na po natin siya. Ngayon po, yung kasama po sa tools, yan, ito po yung gagamitin natin. BB remover, extension, tsaka 8mm na Allen wrench. Pero once po na hindi kaya ito, gagamit po tayo ng ibang tools para matanggal natin. Ayan, medyo maluwag lang siya guys, kaya ayan, madali rin siya tanggal. Okay, sige. Ayan, tutong mo. Itatanggalin na po natin yung drive side. Drive side yung tawag niyan. Sa pagtanggal po niya, clockwise po ang gagawin natin. Clockwise. So, hindi kaya ng ating extension. Kailangan natin ng mas ma heavy duty. Yan. Nakita nyo kung gaano kalambot. Smooth na smooth. Smooth na smooth. Gusgusin yan guys. Natanggal na po natin yung bottom bracket. Okay, tanggalin na po natin yung mga cable. Tanggalin po natin yung shifter cable. Ayan, tatanggalin na po natin yung hydro brakes. Tanggalin po muna natin yung mga clamp. Ayan, natanggal na guys. So, kailangan natin ng Allen wrench. 5mm Allen wrench. Pero kung meron kayong mas mahaba, mas mainam. Matatanggal na natin yung pinaka hydraulic brakes nito. Battery. Yan yung mga maliliit po nating bolts, ikunin lang po natin. At pagsamasamain natin para hindi magkulang. Natanggal na natin yung mga hydro brakes tsaka shifter cable. So, kailangan na natin tanggalin yung pinaka stem ng folding bike natin. Gamit po tayo ng Allen wrench. Sige.
Yan ang madalas problema namin sa ano eh, headset. Hmm. Lumuluwang. Maalog pala. Ano tawag sa ganyang ano, headset? Integrated. Ngayon, pag natanggal na yung top cap natin, top cap, tawag natin yung gilid ng stem. Ayan ang grabe, puro kalawang na siya. Kaya makikita nyo po, ngayon lang po siya nabuksan, kaya may kalawang. Yan naman tayo sa seat post. Sige. Ayan, natanggal na natin yung seat post ng ating aerobic folding bike. So, tatanggal na naman natin yung seat lamp gamit ang 2mm Allen wrench. Ito, tawag dyan sa puti na yan. Shim. Shim. Tanggal natin shim. Set na tayo, headset. So, kailangan natin ng matulis na bagay dahil yung stock po niya is rubber, yung lock. Ayan, sunggitin lang po natin. Paano ba i-maintain yung ano, headset? Usually, para ma-maintain natin yung headset, lalo na kung stock, ayan, kailangan natin siyang grasahan. I recommend every 4 months. Ayan. Kasi ang ano natin, natutuyo din yan, ayan, yung headset. Kaya kung mapapansin nyo, halos patuyo na rin siya. Kapit na matayo. Sige. Ayan, hilat. Ayan. Ayan na. Stock natin mula nung binili siya. After ng mga biyahe natin sa Tagaytay, sa Timberland, yan na yan, kompleto na yan. Okay. Ayan, sa wheel set na tayo. Kung paano siya tanggalin sa mga hindi familiar sa quick release, lalo na sa mga bago pa lang na nagbabike. Ayan. Push lang natin pababa. Tigilan natin yung kabilang side para lumuwag. Pag nakita natin maluwag na, pwede na natin siyang tanggalin. Yan yung quick release, eh, no? Yes. Tapos meron yung isang klase. Bolt type. Ha? Isang klase bolt type. Bolt type. Isa through access. Meron pa parang tender. Martilyong goma. Rubber mallet. Rubber mallet. Yun. Pusar na yun. Dami go po. Okay. Yan, paano tanggalin yung plastic? Yan, tanggalin yan. Ba't pa may ganyan? Para saan ba itong plastic na to? Harang sa kadena. Para? Para hindi siya tumalun. Pero so, pwede na. Kahit wala yan, pwede. Kahit wala yan, pwede na. Rotor bolt. Para tanggalin ng rotor bolt, kailangan natin ng 4mm Allen wrench. Pagtanggal ng spindle, ayan, kailangan natin ng cone spanner, 15mm at 17mm wrench. Open wrench. Open, okay, pwede close. Ayan, para matanggal yung cone,
kabila natin pipihitin gamit ang 17 open wrench at ang cone spanner na 15. Pag maluwag na guys, pwede nyo na siyang kamaye. Spindle. Rear spindle. Gamit ang ating plastic. Anong bearing yan? Madalas. Ball bearing. Kapag mag-aano ka, mag-upgrade, isisil mo na. Kasi bearing. Pagtanggal mo. Part pa rin yan ng headset. Sa ilalim kasi ito. Goma rin yan? Bakal. Bakal na siya. How to remove pedal. Madali lang ito mga kapadyak. Ayan, kung tanggal na po yung crank nyo, at titingnan nyo lang po kung anong tools yung pwede nyong gamitin. Ayan, ang pwede natin gamitin tools para sa light pro na pedal is 6mm Allen wrench. Ayan, ito. 6mm. Sa pagtanggal nito guys, kailangan talaga natin siyang pwersahin. So, ang pagtabit ng pedal guys, clockwise natin siya pipilitin. So pag tinanggal natin siya, counterclockwise. Katulad nito. Pagkarin lang natin yung crank. Lagay natin yung 6mm Allen wrench. Yan. Saka natin yung pwersahin. Marahil yung iba hindi alam kung paano magtanggal nito. Kaya may time na nalolost thread or nababaliktad yung thread. Kasi may left and right ang ating crank. Ganon din naman ang pedal natin. May left and right yan. Lalo na pag tinignan mo yung thread niya, yan, may kita mo. Pero kung hindi kayo familiar sa thread, meron naman siya nakalagay kung left or right. Tulad nito. May R. Ibig sabihin right. Yan. Sa kabila naman, L. Left. Okay guys, so natanggal na natin yung sa drive side, dito naman tayo sa left side, so same procedure, so ganun pa rin, same pa rin, ganun pa rin po, pagka tinaligod yung po siya, counterclockwise pa rin po ang pagpapaluwag, yun, okay, basta pag magpapaluwag ka, counterclockwise. Basta, ano, lagi niyong tandaan guys, always remember na may left and right ang pedal natin. Ayan. Left and right, hindi siya pwedeng magkabaliktad pag kinabit natin sa ating crank. Para maiwasan natin yung pagka-lost thread. Marami kasing bagong ano, nagbabike na hindi nila alam na may left and right pala ito. Nakakamali sila ng pagkabit. So, pag pinilit natin pagpalitin yung left and right, malulost it. Okay, guys? Anong tawag dyan? Anong brush yan? Toothbrush, tsaka copper brush. Copper brush, tsaka toothbrush. Ito, anong klase to? Diesel. Diesel? Panghugas ng piyesa. Sige, sige. Yan, lagay na natin yung mga bike parts para malinis natin. Nilinisin natin yung front spindle, rear spindle, bottom bracket, quick release, front and rear, mga steel ball, ayan, cone, ilinisin natin. Ano to? Ayan. Crank bolt. Crank bolt at saka ano? And RD. RD. Lagyan natin ng diesel. Ayan. Tapos silaban. Sisilaban. Ayan, baka ng problema. Iwasan po ninyong gawin to pagka nandiyan asawa nyo. Baka maubos ang inyong ano, piyesa. Then guys, kung gusto po nating mas malinis pa natin yung roller, pwede nating tanggalin yung pulley. Gamit tayo ng 3mm na Allen wrench. Okay, ayan po.
si Chef Boy logo. Ginigisa na, ginigisa. Yan. Tanggal na po Dumi. Siya. Okay, mag-start na tayo maglinis. Ibababad natin siya ng ilang ilang minuto bago pakuluan. Bago. Dito na tayo maglinis. Kami tayo ng toothbrush. Kung may mga lumang toothbrush po tayo sa bahay. Yeah, pwede niyo toothbrush. Ito pa, bagong bili. Wow, kasyan. Yan, brushing po natin para matanggal yung mga alikabok. Mga nato yung dumi. Yan. Uy. Ayan. Shiny na siya, shiny. Okay. Okay, bottom bracket na tayo, guys. Yan, sa paglilinis ng bottom bracket, tatandaan natin, toothbrush lang. Brush your 3 times a day. Kano ba kadalas ang ano paglilinis ng ano bottom bracket? 4 months recommendation. Sabi nila depende sa ano rin eh. Depende rin kung ano masyadong tumutunog or tsaka yung dami ng rides mo. Okay. Yan, bawa, once a week ka na mag-ride. Wala bang kilometrahe yan? Yan. And guys, bearings. Bearing. Para malinis. Tapos bibenta ko na yan kasi meron na akong Halotech. Oh, for sale to, for sale, oh. Pwede oh. Pa Pamain, pamain. Oh, sama na pamain. Oh, pamain na lang sa bottom bracket, oh. Bagong linis. Square tapered. Stock ng rubber. Ayan, oh. Ayan, sukat niya. Ayan, oh. Para sa sukat niya, ilan yan? Ano yung sukat 116. Niya? 116. Hindi ba 68? Ano yung 68? 68mm tsaka 116mm. Combination niya. Okay, kung naghanap kayo ng bottom bracket, PM lang, PM. Pamain na lang, pamain. Okay. Ayan. Spinder. Tapos, chainring, diba? Kasi ganun lang naman dati mga parts, eh. Sprocket. Ayan pala, mas maganda, eh. Yan po, mga buhok ni Boss Arnold. Ayan, mga buhok. Diyan po napupunta yung buhok ko, kaya nauubos. Kumakapit sa spindle. Spindle ba? Spinder? Spindle. Spell spindle. Eh. Ano ba yun? Front and rear spindle. Huwag yung pagpapalitin niya. Yan, ito yung ating quick release. Ano yung mga klase niyan? True axle. Tsaka true bolt. Axle, tsaka bolt type. Bolt type. Ano ba mas maganda? Ba't yung iba mas gusto nila yung bolt type o kaya yung ano? Yung true axle. Maganda lang siya sa, ano, sa quick release. Mas madali siyang tanggalin. Halimbawa, naplatang. Mabilis mag-repair. Hindi mo lang kailangan ng tools para tanggalin siya. Hindi ka tulad sa bolt type tsaka sa true axle. Kailangan pa ng okay. Yun, no? Alright. Shiny. Crankbolt. Ayan. Kisikising mabuti. Ayan. Okay. Steelbolt. Ang ating ano? Pulley. Pulley. Pwede kayo magpalit niyan ng Steel bearing. May steel bearing din yan? Ayan. Ayan, ano yan? Ano lang ito? Boosting type. Boosting type. Pwede kayo magpalit ng ano ball bearing. Tapos may iba pang klase yun eh. Parang may nakita ko ceramic mga gano'n. Ay, ceramic po. Parang ano rin yung silver. Parehas lang siya. Okay. So, dalawa siya. Same size lang. Same size. Anong size niyan? 13. 13? 13 millimeter? Yung tit ba? Oo, 13. Ah, tit pala. Tit, ayan. 11 lang yung tit. Yung bilangan mo. 11. 11 tit na. Pwede magtaas niyan? Pwede yung... Pwede yung taasan? Pwede, basta kain ng RD. Press pa, press. Ayan. Alright. Kono, tsaka lock nut. Bakit? Kaya hindi pwede ibabad? Kaya hindi pwede ibabad. Kasi? Yung matatanggal lahat ng grasa. Oo. Hindi nang Romes Bak sa Tagaytay. Crank arm size natin 152. Ayan ha, correction dun sa mga sizes natin noong nakaraan. Update. Sa mga nagtatanong ng size ng crank arm ng stock ng Rover, 152mm. Ayan, nililinis na namin para kung sino man po ang gusto. Pamain na lang ulit, pamain. Crank arm. Pa-comment na lang, crank arm 152. Code 152. Pagkabisin nyo mas malinis, tanggalin nyo lang yung Rover. Ang bagong-bago. Okay, cleaning up the headset, oh. Pamain na lang sa headset. Stock ng headset. Ayan.
bracket. Yan yung ating chain. No? After ibabad sa diesel, kaskasin mo ng copper, hindi man, copper brush. Pag malinis na siya, ayan, pwede nyo na siyang gawin porcelas. Ligahin nyo na yan. Natin sa pagkakabit ng chainring. Kabit muna natin yung chainring. Tools na gagamitin natin. Yan guys, sa pagkakabit nito, syempre kailangan natin ng grasa. Yan, kunin natin yung crank arm at yung chainring. 5mm Allen wrench. Yan. Guys, nakabit na natin. Ngayon, hihigpitan na natin siya ng todo. Ayan, kung makaka-encounter kayo guys ng ganito, hihigpitan nyo pero umiikot yung likod. Ayan. Kailangan natin ng stopper tools tulad nito. Ayan. Pero kadalasan, pag wala nito guys, magamit lang tayo ng flat screw. Pitan na natin ng todo. Mamaya, ikakabit naman natin siya sa ating frame. Okay guys, ngayon naman, magkakabit tayo ng headset. Yung nakakabit sa bike natin kanina na headset is ano lang siya, yung stock lang siya na ball retainer. So ngayon, magpapalit tayo ng Light Pro headset. Ayan, kasi bearing siya. Masismooth na siya ngayon. Hindi ko. Pagka wala tayong press fit tool, ayan, pupukuin lang natin. Pero, gawin natin ito ng may pag-iingat para hindi magasgas yung ano natin, headset. Ayan, lagyan na natin ng make sure na nakalapat na siya ng maayos para pag kinabit natin yung pinaka-stem niya tsaka yung headset, kahit walang press fit tool, pwede naman natin gawin. Yan, tulad yan. Naingat naman natin siya kinabit. Kasi huwag lang makalimutan maglagay ng grasa. Ayan, kitang-kita niya nakalapat guys. Ayan, kakabit na natin yung port. Set aside. Pangilalim niya. Pangilalim, kailangan to kasi walang pagsasandalan yung pinaka-bearing natin. Nalin natin ng grasa. Kita ba? Ito madali lang ikabit guys. Kasi may ano siya, may biyak na siya. So ibubuka lang natin. Ayan. Kahit hindi na lang siya, pupukin. Tapos lagyan uli natin ng grasa. Makalagyan, grasa. Yan ang pinaka-importante sa bearing natin, yung grasa. Okay, kakabit na natin ito guys sa frame. Ayan guys, ito naman yung pang ibabaw natin. Kailangan din natin ito para sa ating bearing, para umikot siya ng maayos. Pag wala ito,
hindi siya iikot ng maayos. At the same time, maiikot siya. Yung ibang nagkakabit nito, nakakalimutan. Ngayon, nagtataka sila dahil naikpit, may nakasubbering na. Ibang ibabaw. Lagay ulit tayo ng grasa sa ibabaw. Ready na natin yung kabit, hamster. Okay guys, kabit na natin yung top cap niya para ma-press natin yung bearing. Yan, dahil naka-silbering tayo, kahit ihigpitan natin ng todo, magpi-play pa rin siya ng maayos. Compared dun sa ball retainer na headset, may tamang limit lang siya ng higpit. Kaya siguro may ano siya, lumuluwang-luwang. Guys, dito naman tayo ngayon sa ating frame set or wheel set. Kabit na natin ngayon yung nilinis natin kaninang parts na spindle, front and rear, ayan, yung mga bulitas niya, at saka yung cover ng hub. Ayan. Ang mga natin tools ay button wrench 17 at yung cone at the same time, lasa tayo ng grasa. Bibilang tayo ngayon ng bises. Sa hub po natin, hindi po lahat di bulitas po, no? Meron po tayong mga silvering kung tawagin. Tsaka yung cassette type, di ba? Meron ganun, cassette type. O threaded. Kadalasan po yung mga gantong dibulitas, yan, sa thread type po nakikita. Thread type. Pero meron din pong cassette type na dibulitas, like Shimano. Okay. Hindi pala porket cassette sealed na. Yes. Lagyan po natin ng tamang amount lang po ng grasa. Hindi po masyadong konti, hindi rin sobrang dami. Pag po kasi sobrang dami, lalabas lang po yan once na umiikot po yung ano natin. Hub. Pag konti naman po, mas mabilis maumpos. Yan, after po lagyan ng bulitas at grasa, lalagay na po natin yung hub cover. Yan, yung hub cover natin, kailangan natin i-push o press. Hindi siya sobrang lalim, hindi rin nakalabas. Kailangan sakto. Yan, pag nalagay na natin yan, yung ginabit po natin na hub is pandigod po. Ito yung na panlikod. Baka po malito kayo, meron po siyang spindle spacer. Hindi po siya pwedeng ikabit sa front rotor side dahil pang sprocket side po siya. Okay. Spacer. Same time po yung kono sa kabila. Pinaka-importante, lock nut. Para hindi siya lumuwa. Ayun po, pag nahigpitan nyo na ng kamay at mapilmi po yung higpit niya, kailangan na po natin itong mga tulsa. Box panel at open na. Open na siya sa higpit. Yung pinabukas natin kanina, di ba? Ayan, kukontrahin nyo lang po yun sa loob. Saka nyo po ngayon nihigpitan ng 7. Ayan, nipil nyo po kung maganda yung ikot ng bearing. May time po kasi na pag hinigpitan nyo siya, is sobrang higpit. Minsan naman po pag inigpitan nyo is maluwag. So, kipil nyo po siya kung may alog ba siya or masigit ba siya. Ayan. Sa ginawa po natin, tamang-tama lang po. Ayan. Kung gaano kayo smooth yung ikot. Okay. Ayan. May kita nyo naman po, ang tagal huminto. Ibig sabihin po, magandang-maganda yung pagkakakabit po natin.
Yan guys, tapos na tayo mag-detack ng hub. Okay, kabit na natin ngayon yung rotors. Alright. Sa likod, kabit naman natin yung rotor at strap. Yan, huwag kalimutan ng grasa. Lagyan ng grasa. Guys, lagi yung tandaan yung handle nung quick release natin. Lagi siyang ilalagay sa rotor side. Para mas madali siyang tanggalin at ikabit. Yung guys, sa sapang brake set naman tayo. Lalo na sa mga gumagamit ng hydraulic brakes. Meron din mechanical brakes. Ayan. Paliwanag natin yung hydraulic brakes. Importante sa hydraulic brakes, once na tinanggal mo siya, kailangan mo siyang lagyan ng lock sa gitna. Para in case na mapindot siya, hindi lulubog yung piston niya. Importante yan sa mga hydraulic brakes. Yun, sa mga nakaka-encounter ng ganun, yung halimbawa naka-platan ka, yan, pag naka-platan ka, nakakalimutan, tinanggal yung pinaka-wheel set, tapos nakalimutan na nakatanggal pala, napindot, yan. Number one yan, lumulubog yung piston niya. Once na lumubog yung piston niya, dahil wala kang kaalam-alam, magtataka ka ngayon once na kinabit mo kasi hindi mo siya masasalpak basta-basta dahil nakalubog yung piston. Hindi papasok yung rotor natin. Ayan. Masabay yung piston din. Ito yung piston natin. Ayan. Nasa likod siya ng brake pads. Yun yung tumutulak sa brake pads para mag-brake tayo. Okay. Once na pinreno mo siya, ayan, hindi siya magsasara, kagaya nito. Kaya sa mga napaplatan dyan or nagnanais na tanggalin yung wheel set natin, ayan, kailangan meron kayong ilagay sa gitna. Kahit wala kayong ganito, pwedeng karton or kung meron kayong matigas na bagay na pwedeng suksok. Yung sample, karton. May karton tayo dito. Tapos kupi mo lang siya, pwede mo na siyang gamitin panlagay. Yan guys. Kung walang ganito. Kaya kahit mapindot siya, hindi siya magsasara. Kailangan laging nakagitna yung rotor natin. Para hindi siya mag-cause ng noise or ng pagkabagal natin sa pagbabay. Tsaka mauupod agad yung ano? Yung brake pads. Mauupod agad yung brake. Ayan, sa mga gusto mag-adjust, lalo na kung kakakabit lang ng brake set natin. Ayan, luluwagan nyo muna yung pinaka-bolts niya. Sa mismong caliper. Pwede mo siyang i-brake bago mo siya higpita. Ayan, i-brake natin. Brake, tapos kita. Tingnan natin kung may sayag doon. Ayan guys, walang sayag. Sabi. So effective yung ginawa natin na luluwagan muna bago i-brake tapos i-exit. Yan guys, kakabit na natin yung kinabit natin ano kanina yung chainring ng Light Pro. Ayan, kakabit na natin siya sa kaya mga kailangan po nating tools. DP for Halotech tools at
5mm cabin wrench at 10mm. Ayan, dahil nalinis na natin yung frame kanina, makikita nyo naman yung loob. Ayan, napakalinis. Lagyan natin ngayon ng grasa. Yung iba po nakakalimutan maglagay ng grasa sa bottom bracket. Ayan. Katagalan po nun, papahirapan ngayon tanggalin kasi wala siyang ano eh, wala siyang grasa. Lagyan natin yung halotek bottom bracket. Yan guys, may left and right din yan. Okay. Huwag niyo pong kakalimutan yung left and right. Marami din pong nagkakabit nito na lost red kasi baliktad yung kapit ko. Atin na yan. Kung paano niyo po inigpitan sa kabila, ganun din po dito. After niyo po maigpitan yung pinaka bottom bracket, nakakabit na natin yung mismong trunk. Nagyan po ulit natin ng grasa. Guys, nakita nyo naman na ikabit natin yung trunk natin na light pro. Pero meron tayong problem. Kasi kung titingnan nyo po yung pinaka loob nya, ayan. May kita nyo po, ang laki po ng clearance. Ibig sabihin po nyan, hindi nyo maihigpitan yung pinaka trunk bolt po nya. Ayan. Dahil masyado siyang malayo. Ngayon, dahil may spacer ang ating bottom bracket, pwede natin siyang tanggalin. Ayan, yung spacer. Dalawa. Tatanggalin natin yan para mag-fit siya. Okay, simulan natin. Ito guys, yung spacer. Tanggalin natin. Yan guys, nabawas na natin yung dalawang spacer. So kung mapapansin natin, halos malapit na siya sa dulo. Yan. Yan. Pero, konti lang yung kapit ng ating trunk bolt. So, kailangan pa nating tanggalin yung isang spacer sa kabila. Ang isang option? May isang option pa tayo kung nasa middle na yung ating chainring, pwede tayong maghanap ng mahabang trunk bolt. May nabibili nito yung mga aluminum, kaya mas mahabang thread. Para mag-fit siya. Natin yung tatlong spacer. Fit na fit na siya para mahigpitan natin ng maayos. Bitan natin yung pedal guys. Ayan. Yung kalimutan yung left and right. Nakita ng grasa. Ayan guys, kabit na natin ngayon yung RD. Yung nilinis natin ngayon. Bitan natin ng grasa. Kabit din natin yung bagong chain. Palit tayo ng chain. Coal 9 speed. Tingnan natin kung kakayanin sa 5060 na chainring ng Light Pro. Okay, ito yung ano, ang tawag dyan? Missing link. Pero hindi siya missing. Ang missing link na hindi naman missing. Sana all nami-miss. Ganun lang kasimple pag may missing link guys. One click. Subukan natin kung hindi siya lalaglag. Okay mga kabadyak, sa wakas natapos na natin ang pag-overhaul sa ating aerobic folding bike na rover. Kasama natin, salamat sa ating kaibigan na si Brad RJ ng RJ Works. What's RJ? Baka may shoutout ka. Yun, sa aking kumpare na si Benson Andre, shoutout sa'yo. Kung magpapa-overall ka, sabihin mo na sa akin anytime.
Sa mga gusto mong paggawa dyan, kita nyo naman yung ginanabasan ng ating bike overhaul. Nalinis, nalinis, naayos, at nagawa natin ng maayos na yung ating bike. At yun, sa mga gusto magpa home service, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, just contact my number. Pwede nyo rin pumisitahin ang aking everything. Yan, sa mga gusto po ng home service, yan, pwede po ako sa schedule po ng Monday, Wednesday, and Friday. Tatagpuan nyo naman po ako sa Kipumbo Bike Shop, sa Bike Pro Bike Shop sa May Kipumbo, Santa Maria. Yan, every Tuesday, Thursday, and Saturday. Yan, shoutout din kay Boss Alan. Thank you guys. Yon, at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel na to, don't forget to click subscribe. At kung tingin mo yung natulungan ka ng video na to, pakiclick mo na rin yung like button. At kung meron kayong mga katanungan, may mga questions kayo sa pagbabalik ni Brad RJ, ay mapag-uusapan natin yan. Kaya huwag kayong mahiya magtanong, comment lang kayo sa baba. Okay? Ride safe, enjoy the ride. Thank you.